Good morning. For now, we will talk about trait theories. So again, this is following dispositional perspective or dispositional theories na sinumilan natin kay Gordon Allport. So si Gordon Allport, ang focus niya is medyo connected pa rin siya sa depth psychology in a way na very individualistic yung kanyang approach. Ibig sabihin is parang tinignan niya pa rin yung mismong dynamics ng isang tao. No? Same with other depth psychology, yung dalawa, sina psychodynamic tsaka humanistic. Si psychodynamic tsaka humanistic kasi they are two sides of the same coin. No? Parehas lang sila, magkaiba lang yung approach nila sa personality. Parehas silang they are dealing with unconscious, they are dealing with some concepts that are hard to falsify, very difficult to falsify. And then si Allport naman siya yung bridge from the depth psychology papunta sa trait theories. No? Kasi yung trait theories mas straightforward na. As opposed nga kay Allport na very all-encompassing. No? Very tolerant kasi si Allport. Kaya yun. So now, pupunta na tayo sa trait theories. And if I'm not mistaken, diniscuss na natin ng konti kung ano yung trait since nung introduction pa lang ng theories of personality hanggang kay Allport. No? Sabi niya, common traits are the traits or the characteristics that present in everybody. Common traits. No? This is different from personal disposition. So patapos na tayo sa personal dispositions, pupunta na tayo sa trait theories or sa more specifically common trait theories using factor analysis. Okay, so yung pag-uusapan nating mga theorists is si Cattell, Eysenck, Costa, and McCrae. A bit different lang tayo sa approach natin ngayon. Hindi na natin masyadong pag-uusapan yung biography nila. Basahin nyo na lang yung biography nila. Basta masasabi ko lang kay Eysenck, isa siyang war freak na tao. Mababa ang agreeableness niya. No? But anyway, so let's start. Okay. Ang haba ng intro natin. Okay, so overview of trait theories. So this is, again, resulted from the frustration of having unfalsifiable concepts. Kasi before, nung mga sinaunang mga panahon ng psychology is si Freud and friends is very adamant in saying that there are some things in our unconscious that really affects our behaviors. And then this is also the same with humanistic perspective na kung saan meron din mga needs, motivations na kailangan i-fulfill. And merong yung, for example, self-concept and whatnot. And then, of course, yung existentialism ni Rollo May. They are interesting. They are very deep, complex, but they are unfalsifiable. Ang hirap i-falsify. And by this time kasi gusto nang maging legitimate science ni psychology. No? And as a legitimate science, actually, mas nauna sina behaviorism dito, pero saka na si behaviorism. Pero isa sa mga naging ways para mapasok si psychology sa scientific community para ma-recognize siya as legitimate science is yung trait theories nga, kasama yung behavioral theories or behavioral perspective ni Skinner. Pero saka na sa Skinner, next meeting na lang yun. So mag-focus muna tayo sa trait. So traits can be measured, merong quotation marks, by standardized tests, by a clinical observation, judgment of friends, acquaintances, and self-report. So yung traits kasi, they are, yun nga, collection of behavior siya. So kung yung tao is nakikita niya yung behavior ng isang tao na may pattern na ganito, pwede nating ma-measure. No, as opposed sa unconscious, no? Oh, paano mo measure unconscious? Ang hirap, di ba? But traits, on the other hand, they're very simple, they're very observable. So kaya siya madaling i-measure. Therefore, solving or somehow solving the unfalsifiability criteria in a good theory. And then, another way of measuring or looking for or finding for traits is yung tinatawag na factor analysis, which can be used to mathematically, di naman prove, but prove yung nilagay ito. So mathematically imply that they do exist. No? Kasi mahirap yung sabihin prove. No? Ibahin ko nga ng ano, baka ma-misinterpret ng mga tao. So, saan yun?
imply. Okay natin. So as of the moment, meron tayong five traits na gold standard in explaining a person's behavior, although meron ng bagong research ngayon na six na daw, no? Hexaco, which is hindi natin masyadong i-discuss pero na-mention ko na. So mamaya kasi didiscuss natin yung big five. Lagyan nyo lang ng isa, humility, para maging six. So hexaco. So now we will examine the history of this trait theories. Okay? So for the first person na kailangan natin pag-usapan is of course si Gordon Allport. So he said that people have their peculiar traits, aka personal dispositions. So personalized masyado yung kay Allport. And he said that there are 18,000 words, 18,000 possible personal dispositions that can exist in an individual. So sa 18K na to, hindi lahat is pwedeng mag-exist sa sangkatauhan. Kumbaga ano siya, kasama sa 18K na to yung very personal lang dun sa isang tao. No? For example, yung ugali na, ano ba yung mga peculiar na ugali? Wala akong alam na peculiar na ugali. Yung parang kakaiba na itong tao lang to ang merong ganun. So for example, mahilig siya sa mga electronics, no? So that is peculiar kasi not all people are very fond of electronics. So kasama siguro 'yon sa 18K na possible dispositions. But so nag-focus si Adler sa Allport sa individual lang. So hindi siya masyadong nag-focus sa common traits, which is traits that shared by all human beings. So although personal siya, this is a start, no? Para makaalis na, no? Makawala na sa tanikala ng psychodynamic perspective yung psychology. And then enter Raymond Cattell. So Raymond Cattell, same with Allport, he also went to the dictionary to look for adjectives that will describe a person's characteristics. But his aim is to look for traits that is shared by all human beings. Kaya nga ang naging words niya is, or adjectives niya is 4,500 lang. Kasi sabi niya, ito daw yung mga adjectives na pwedeng i-apply sa lahat ng tao. So by the way, a bit of background lang siguro kay Cattell. So si Cattell kasi, isa siya sa mga unang mga psychologists na very mathematician yung perspective nila or yung approach nila. Mathematical. And kung babasahin niyo yung parang motivation ni Cattell kung bakit niya ginawa yung 16PF na discuss natin is because sabi niya masyado daw talamak sa psychology yung mga armchair theories. Ano ibig sabihin ng armchair theories? Yung mga theories na rational lang, common sense lang, kumbaga nasa isip lang lahat ng tao. Rationalist yung perspective. And sabi niya, being rational, kung nasa rationalist kasi yung perspective ng isang science is mahirap siyang i-prove, mahirap siyang gawing legitimate. No? Kaya ang ginawa niya, parang para makakapag-contribute siya sa legitimacy ng psychology is in-apply niya yung pagiging expert niya sa mathematics. So isa siya sa mga naunang umabuso talaga. Isa siya sa mga naunang gumamit or talagang in-apply yung statistics sa psychology. So kasama niya rin yung mga ibang IQ writers, yung mga gumawa ng IQ test, no? Actually, Raymond Cattell not only developed 16PF, but also he also contributed in the development of a theory for intelligence, which is specifically yung CHC, yung Cattell-Horn. Nakalimutan ko yung isa. Iba sa tatlo sila. Cattell-Horn something. So sa psychological assessment, pag-uusapan natin yun if ako man yung teacher niyo. So what I'm saying is, Raymond Cattell is very intelligent in mathematics. And sana maraming mga psychology majors ang sumunod sa yapak ni Cattell. So he listed down again 4,500 words or adjectives. And then yung mga adjectives na to is mga words na pwedeng mag-describe sa isang tao na mataas ang chance na na meron lahat ng tao, na common sa lahat ng tao. No? Like for example, extroversion. So extroversion is something that is very common. Kumbaga,
lahat ng tao is may dimension of personality with regards to their extroversion. No? And then these 4,500 words were later converted to 171 items, no? Or 171 questions, no? Kung saan, for example, yung adjective na extroversion, i-convert niya into something like tends to be with people all the time. No? So kasi kung extroversion lang, syempre malay-malay ba ng ibang tao kung ibig sabihin ng extroversion. So para magkaroon siya ng, para ma-communicate niya na maayos sa ibang tao, is gagawin niyang questions or gagawin niyang items. And then ang ginawa niya dun sa 171 items na to is pinasagot niya sa maraming tao. In a way, he is collecting data. No? He collected data from various contexts. No? So for example, meron siyang mga isang sample na kung saan binigay niya yung 171 items, tapos ang instruction niya is, so may mga list of items dito. Sabihin nyo kung itong mga items na to is dinidescribe yung taong ito, yung acquaintance ninyo. No? Para, parang ang aim nun is malaman niya kung yung mga 100, sa 171 items na yun, meron bang yung mga items ba na yun is nagde-describe sa ibang tao na galing dun sa ibang tao. Kumbaga, second-hand sources siya. So, ang tawag dun is L data. So, medyo nalilito kayo. So, sa Q data siguro hindi kayo malilito. So, mas familiar kasi kayo dito, which is yung mga self-report data. So, for example, sa 171 items na yun, isa nga sa mga items is yung sa extroversion, sabi niya, yung tend to be with people every time. So kayo, dahil kilala niyo sarili niyo, so may self may self-concept kayo, so i-report niyo yes or oh yes. O kaya kung di kayo ganun, oh, you know. So galing sa self niyo 'yun. 'Yun yung Q data. And then yung L data naman galing sa ibang tao. And then meron din siyang sinama na T data, which is derived from objective tests like IQ test, speed of responding, and etc. So yung T data, hindi ko masyadong gets kung paano niya in-apply ito sa theories of personality. But I guess mas in-apply niya to sa mga intelligence tests na dinevelop nila, no? Or yun doon sa theory of intelligence na dinevelop nila. So mas siguro mas nag-focus siya sa L and Q dito sa 16PF. Although I'm not sure, no? Check niyo na lang sa Wikipedia or sa mga readings niya if ever man. Kasi mas importante yung L and Q data in terms of talking about personality. No? Merong objective from other people and merong subjective from the person himself. And then, so nag-collect siya ng data. Hindi ko alam kung ilang data, ilang sample yung kinuha niya. But kasi ang ginawa niya dito is a span of long time. So remember, this was back then na wala pang mga software. No, kasi ngayon yung factor analysis one click na lang or siguro two clicks, no? Pero nung sa kanila manual computation lahat, no? Kung familiar kayo sa factor analysis, tapos imagine i-manual computation, parang ang hirap. But anyway, ginawa niya 'yon. And eventually, yung 171 items niya is factor analyze niya. So, mamaya natin pag-usapan yung factor analysis. So, but before that, yung mga traits na kinolect niya is dinifferentiate niya. Dinivide niya into common traits and unique traits. And then yung unique traits, basically, tinapon niya lang yan. Tinabi niya lang yan kasi mas interesado siya sa common traits. He also classified the traits into temperament, motivation, and ability. So, temperamental traits is how a person behaves, no? And then motivational traits is why a person behaves, and ability traits is how far or how fast one can perform. This is pwede siyang maging parallel dun sa mga data. Temperamental traits, how a person behaves can be observed by other people. So that is L data. Motivational traits, why a person behaves, this is more accurately answered by self-reports. And ability traits are for T data, yung mga IQ tests and performance tests. No? So eventually, dun sa mga, yung mga 171 items na yon is basically ang ginawa niya is kinorelate niya sa bawat isa. So sa correlate mo gagawa kasi pag i-correlate mo yung 171 items na yun sa bawat isa, so for example, item number 1, item number 2, correlated ba sila o hindi? Item number 1 and item number 3, correlated ba sila o hindi? And hanggang sa makuha mo lahat. So magpo-produce ka ng 171 by 171 na correlation matrix nun, no?
So alam niyo yung correlation, di ba? Nag-statistics na kayo. Kung, ay, sa bagay, last lesson niyo yata yun. So basta may correlation doon. With if one goes up, the other goes up then. So pag may correlation, ibig sabihin may relationship. Ibig sabihin, somehow they are the same. Somehow they are pertaining for pertaining on a same thing or same trait. Parang ganun, no? So eventually, ang nangyayari kasi pag makikita mo, depende sa computation mo, depende kung oblique or rotational, is pwede mong magka-cluster-cluster yung mga ano, yung mga correlations na yan. And didiscuss pala natin yung factor analysis. And to make the long story short, 35 primary factors yung nakita niya. Or 35 primary traits. Or mga traits. Or first order of factors. And then 23 of which are for normal population. And 12 of them for pathological dimension. Ano ibig sabihin ng pathological dimension? For abnormal population. And yung 12 na to, again, hindi niya masyadong dinevelop. Or kung dinevelop niya man is hindi naging sikat kasi nag-focus siya dun sa 23. And out of the 23, ang 16 of them are the most frequently studied, which is called the 16 personality factors. So, yun yung parang ano niya, yun yung major contribution niya. So, paano niya nakuha yung mga yan? Paano niya nakuha yung mga factors na yan? Again, gumamit siya ng factor analysis. So, sa factor analysis, it's a collection of statistical procedure to compute or to analyze for analyze an underlying factor that will describe the data set. So basically, we need to correlate all data and see if there is a pattern. So yun, for example, 171 items will be answered by 1,000 people. So 1,000 times 171, that's 171,000. Na data points. And then parang yung mga 1,000 data points na to is co-correlate sa bawat isa. And then, kumbaga, average and then yung correlation nila. For kunyari, yung mga sagot sa 1 tsaka sagot sa 2, are they correlated? No? Kasi kunyari, yung 1 doon pertains about something and then yung 2 pertains about something. Depending on the approach, some items will correlate with each other and will form a cluster. So, ano yung approach? Yung una is yung orthogonal tsaka yung oblique rotation. So, sa orthogonal, parang ano siya? Square. Square yung makukuha mo lahat. Square na nasa book niya yan. Mas marami siyang makukuha na mga factors. And then sa oblique naman, mas konti kasi X siya. Paganyan siya, no? Rotation. I will not elaborate on factor analysis yung mga technical stuff niya. Basta sasabihin ko na lang kung ano yung ginagawa niya. So, ang end goal is magkaroon ng cluster. Tignan kung ilang mga cluster ang mapuproduce ng mga correlation matrix na yon. So, these clusters are factors which can be considered as traits. So, kasi nga, for example, 1, 2, and 5 are highly correlated with each other. Ibig sabihin, dahil correlated sila, they may be pertaining for the same thing. They are pertaining on the same trait, no? Or same factor. And that factor can become a trait. And this trait can become bipolar or unipolar. So pag sinabing bipolar, merong dalawang side yung trait na yun, no? For example, extroversion, introversion. Pag unipolar, it's either you have it or you don't have it. So yung mga unipolar, usually mga unique traits sa mga yan. Kasi nga, either or, either meron ka or wala. So, ibig sabihin, kung may possibility na wala ka, ibig sabihin, may mga ibang tao na malamang sa malamang, walang ganong trait. Like, for example nga, yung having love for electronics. So, that's how factor analysis works. Okay? So, nag-gets nyo ba kung ano yung paano yung factor analysis? I mean, yung concept niya. Or nang nosebleed na kayo na narinig niya yung correlation. Yung parang nagkakaroon kayo ng war flashback sa statistics ninyo. So basically yun, it's a high correlation, correlated with each. Iko-correlate mo lang yung mga items. But again, I'm oversimplifying here. Ha? So hindi ko napapakita yung actual na process. Pero alam ko yung actual na process. Yun nga lang, wala tayo sa statistics class. And factor analysis is for graduate school siya actually.
So undergrad pa lang kayo. So magcorrelation muna tayo. Okay? So yan, ganyan yung ginamit niya. So may dalawang klaseng factor analysis. The first one is yung exploratory factor analysis. So ito yung ginawa ni Raymond Cattell. Kasi si Raymond Cattell, wala siyang theory nung una. Parang gumawa lang siya ng sandamakmak na items and then pinasagot niya sa lahat and then tinignan niya lang kung ano yung magiging pattern. In-explore niya yung data. Kaya exploratory factor analysis. In-explore niya yung data kung meron bang mga factor na lalabas. So from data to theory. So relatively free from scientist bias kasi nga wala kang theory. So wala kang pinoconfirm. So yung confirmatory bias natin is hindi nagki-kick in masyado dito. Although, syempre, possible pa rin. Although, it's prone to statistical noise or coincidences. So, ano ibig sabihin ng statistical noise or coincidences? Baka nagkataon lang na nag-correlate yung mga yan. Kahit sabihin pa natin kasi yung significance, yung null hypothesis, testing for null hypothesis stuff, may mga times pa rin na pwedeng maging statistical noise lang yung makukuha sa EFA. And it is also a bit impractical kasi kailangan mong gumawa ng sandamakmak na items. So, what if hindi lahat ng items na yun is good items, di ba? So, kailangan mo ulitin na naman. So, that is exploratory factor analysis created by Raymond Cattell. It's an inductive method. And then, next would be yung confirmatory factor analysis from theory to data. This is used by Hans Eysenck. Must have a good theoretical framework kasi ang method dito is, kumbaga, ang approach dito is gagawa ka muna ng theory. So for example, may theory ka na may apat na factors, tatlong factors yung personality ng isang tao. So gagawa ka ng theory na for example, tatlo, and then gagawa ka ng items para makuha or itatarget mo yung tatlong factors, and then papasagot mo sa maraming tao yung ginawa mong test. Tapos kung nagkaroon ng nung factor analysis mo and lumitaw na tatlo nga yung factor, so in a way, kino-confirm mo yung theory na meron ka. That's why it's called confirmatory factor analysis. So it's used by Hans Eysenck. The main disadvantage here is prone to scientist bias. Although of course, sa mga modern statistical ways natin, yung mga statistical noise and yung scientist bias is nababawasan na. Especially now na may mga software na and saka mga may AI na, machine learning, no? Although yung psychology, di ko alam kung kailan nila i-adopt yung machine learning kasi yun na yung future eh. Mas magaling pang mag-predict ng personality yung YouTube, yung Netflix, yung Google kaysa sa mga ibang personality test, di ba? Kaya nga inisip ko ngayon, you can judge a person by looking at his or her YouTube feed. Tignan niyo yung mga YouTube feed ng mga tao. Mag-judge nyo yung personality nila based doon. So, sa Facebook, hindi masyado. Hindi maganda yung algorithm ng Facebook. But YouTube, very hardcore, no? Even Netflix, no? Pag alam nila kung anong gusto mo. So, that is statistics din. Gumagamit ng regression doon, Bayesian statistics. But sadly, psychology is not yet there. Only a handful of psychology majors are using that. And even me, even I don't really have an idea how to do that. But siguro mga after ko sa graduate school, baka pag-aralan ko yung Bayesian stat. But anyway, yun yung confirmatory analysis. Confirmatory factor analysis. And then it's also more practical since may target ka na eh. Diba? Kumbaga may goal ka. And kapag may goal ka, mas madali yung buhay. Kumbaga, hindi sayang yung, wala masyadong nasasayang na oras tsaka mga resources. Okay? They both have their strengths and weaknesses. But nowadays, mas sikat or mas practical na talagang gamitin si CFA. In fact, yung CFA is ginagamit din siya for psychometric properties, no? Na ituturo sa inyo sa psychological assessment nyo. Kung ako man yung magiging teacher nyo, di masaya, di ba? So, ayun. So, speaking of CFA and Hans Eysenck, papunta naman tayo kay Hans Eysenck. So, by the way, do you have any questions pala with 16PF? Hindi ko na pinakita yung mga 16 factors, no? Mamaya na lang siguro. Mamaya makikita nyo rin naman sila. But just suffice to say that there are 16 personality factors na meron. Okay?
So Hans Eysenck, the personality theory of Hans Eysenck has strong psychometric and biological components. But he said that psychometrics alone is not enough to explain behavior personality. Parang sinasabi niya na yung ginawa ni Cattell is not enough. If yung theory if hindi na kumbaga, for example, yun nga nakita niya yung 16 PF, 16 personality factors. Those yung bang mga personality factors na yun can explain behavior personality. The only way that those traits can explain a personality if you will be converting that 16 personality factors into a more robust or more comprehensive theory. Kasi again, theory of personality, it's all about explaining the phenomena, explaining the personality. Do those traits explain personality? So sabi ni Hans Eysenck, pag hindi daw ma-explain ng personality factors na yan, yung personality ng tao, kahit significant pa yung statistical values na makuha mo, hindi enough yun. Kaya nga, gumawa siya ng mga criteria for factors, no? Pag nakuha mo na yung mga factors or mga traits, to be considered as legitimate traits. So una is dapat may strong psychometric properties, yun nga yung factor analysis mo, dapat statistically significant yung mga factors na makikita. And then heritability. So dapat daw yung mga factors na madidiscover mo is something that can be passed down from generation to generation. Why? Because it will suggest a biological basis. Ibig sabihin genetic siya, no? So for example, yung extroversion, no? Most likely if you have extroverted parents, most likely extroverted ka din. Sa amin kasi pamilya kami ng mga introvert. So introverted yung both parents ko. Although mas extrovert ng konti yung nanay ko. But introverted pa rin siya. So ang nag-tendency talaga, lahat kaming mga anak nila introverted, no? So and then theoretically, it makes sense dapat. Ano ibig sabihin ng theoretically make sense? Yung mga, yung mga criteria for theory. Like yung falsifiability, internal consistency, parsimony, dapat merong ganun. Merong theory na mag-explain doon sa mga factors na yon. And then of course, possesses social relevance. Ito, dito na pumapasok yung does it explain behavior? Does it explain personality? So yung 16 PF ba is na-explain niya yung personality? Although hindi naman sila nag-away talaga ni Cattell, actually wala naman silang direct relationship or what. But it is a form of criticism dun sa mga naunang trait theories. So ito kasi si Hans Eysenck, medyo arrogante siya. Pero hindi mo siya masisisi kasi matalino siyang tao, no? In fact, hindi siya dapat magsa-psychology, dapat mag-science and basta hindi psychology, hard sciences dapat ang kukunin niya. Eh kaso naubusan siya ng slot. So ano ba yung mga spending science dyan? Pansamantala, yun muna yung kukunin ko. Sabi niya dun sa clerk ng university. Tapos sabi ng isa, psychology yan. Tapos sabi ni Hans Eysenck, what the hell is psychology yan? Kaya nag-enroll siya and then eventually naging nga siyang isang sa mga superstar ng personality theory, which is this psychology siya. So ano ba yung nagpasikat sa kanya? So, yung nagpasikat sa kanya is yung kanyang way of defining personality and also yung theory niya about personality. So, dito makikita niyo yung table. Ito yung model na kung saan, ito yung sinusunod ng mga trait theories. So, kung mapapansin niyo, yung specific behaviors sa baba, so those are specific behaviors. So yung mga specific behaviors na to, they can correlate with each other. They can cluster with each other. And these behaviors will form into habits. So yun yung first order, no? First order of trait. So for example, keeps at school work, for example, wakes up early in the morning, and then answers all the assignment on time, and then reviews for the quizzes, no? So yung mga specific behaviors na yon, pag lagi mong ginagawa, ibig sabihin you have a habit of keeping at schoolwork. Kumbaga, you keep up with the schoolwork, no? And then keeping up at the schoolwork
And then meron pa kong ibang kasama na persists with hobbies. So for example, you are yung specific behavior mo is your reading, your writing, your solving math problems, and you are siguro sabihin natin nagkakalikot ka ng mga mechanical things. So you are persisting with your hobbies. So that is also habits. And then finishes a job kasi lahat ng mga behaviors mo is pointing towards that. So may tatlo kang habits, and itong tatlong habits na to, they are correlated with each other, which can form the trait persistence, no? So ang trait, basically speaking, is a trait is a collection of habits, no, na ginagawa natin, na mga behavior, kumbaga collection of habits siya na nagiging pattern ng behavior natin. So yung mga habits na to is pwede silang mag-correlate sa bawat isa and then magiging siyang trait. And then yung mga traits na to, pwede silang makipag-correlate sa mga another second degree factors, which is yung social shyness, and it will go into the super factor of introversion. No? So ganito daw yung hierarchy of behavior organization. So ganito yung logic ng mga personality test. Kung nakapag-take na kayo ng personality test, sinasample nila yung mga specific behaviors ninyo doon, di ba? So nakapag-take na kayo, parang you tend to, for example, when you have a free time on your evening, you are most likely, you will most likely read a book, yes or no. Kung so kung yes, that is a specific behavior, we can say that works on hobbies alone, kasama yun doon. And then yung works on hobbies alone kasama sa social shyness and therefore introversion. So yung mga 171 items na yun, yun yung mga specific behaviors. So ganyan yung behavioral organization. So ang kay Cattell is nasa traits. So second degree siya according sa theory ni Hans Eysenck. Ngayon yung kay Eysenck naman is nasa super factors, sa taas, introversion. So ganyan yung hierarchy of behavioral organization according kay Hans Eysenck. And inadopt naman to lahat ng mga trait theorist. Okay? So nagets ba so far yung mga pinagsasabi ko? Nagets naman ba? Sige. So paano natin makukuha tong mga to, itong mga specific behaviors and then paano sila papunta doon? Again, we will be using factor analysis. Kocorrelate natin lahat ng mga specific behaviors na yan. And then pag meron silang correlation, may pattern na nagko-correlate sila, eh magiging siyang habits and then eventually magiging siyang traits. So ganyan siya. So yung kay Cattell, again, nasa traits siya. So nag-stop siya sa traits, kaya nga mas marami. 16. No? Kasi kung mapapansin nyo, habang bumababa, dumadami. Eh yung kay Cattell, dahil hindi siya wala siya masyado sa taas, nasa pangalawang taas siya, kaya medyo madami sila. Kaya 16 siya. No? Hindi niya masyadong tinaas pa noong una. Kasi eventually, tinaas niya pa yan, naging 5 factor yung mga yun. But anyway, mamaya na yun. Okay? So, sa kanya, para kay Eysenck, yung theory niya, yung parang finormulate niya na theory, as I've mentioned kanina, CFE yung ginamit niya. So theory first, bago yung data. So sa pag-theorize niya, sabi niya may tatlo daw na super factors. May 3 bipolar super factors. First is extroversion. So ibig sabihin ng bipolar, ibig sabihin may dalawang side siya, may dalawang poles. So yung extroversion, may dalawang poles, on one end highly extroverted and one end introversion. Habang bumababa yung extroversion mo, introverted ka, of course. And then neuroticism, so ibig sabihin kasi ng neuroticism is yung emotional instability or yung pagiging emotional mo sa tao. So habang tumataas yung neuroticism mo, mas nagiging emotionally unstable ka. And then kapag bumababa yung neuroticism mo, nagiging stable ka. So stability yung other side niya. And then next would be yung psychoticism. So psychoticism is from the word psychotic. Ibig sabihin ng psychotic kasi is nawawalan ka na ng touch sa reality. No? Pag sinabing psychotic, ganun, no? Yung nagkakaroon na ng detachment from reality. For example, hallucination, delusions. No? So that is a form of psychoticism, psychotic features.
iba siya sa, kumbaga pag sinabing psychopath, iba siya sa sociopath, no? But basically there's, basta anyway, so psychotic ganun siya. Okay? So neurotic naman more on emotions, an instability ng emotion. Psychoticism is more on the reality. So ang ano ng ang the other side ng psychoticism is yung super ego function or sociability, no? Kasi the more na nagiging psychotic ang isang tao is the more na nawawala siya sa reality, and reality consists of society. So kapag naging bumababa naman sa psychoticism is nagiging siyang sociable. Yung impulses niya, nakokontrol niya, yung super ego niya is malakas, no? So psychoticism. So may influence pa rin yung psychodynamic theory, no? Kahit so sabi ko nga sa inyo, hindi niyo matatakasan si Freud. But anyway, so yun yung psychoticism. Okay? So nag-gets ba? Do you have any questions regarding that? Regarding this three. Na. Sige, i-ano natin, no? So, unahin natin extroversion. So, extroversion is, again, isa siyang super factor. So, sa taas siya ng mga traits. So, ano ba yung mga traits na kasama sa extroversion? Yan, sociable, being lively, being active, being assertive, sensation-seeking, yung parang hindi mapakali, gusto, lagi may nangyayari, carefree, dominant, hindi ko alam yung surgeon. Ano yung surgeon? Google natin. Surgeon. So, surgeon meaning. Wala. So, rising in a surge. Ah, surge from the swelling and surges or waves. So, kumbaga parang very dynamic, no? Sumusurge siya, parang ganun, no? And then venturesome, so lagi siyang on the go, nagbe-venture sa mga iba't ibang mga bagay. So kapag mabababa yung mga traits mo dito or wala ka ng ibang traits na to, eh ibig sabihin yung extroversion mo is mababa, no? So, and kung maalala nyo, merong biological basis yung mga traits na to, sabi ni Eysenck. So sa extroversion, ang mga extroverted na tao daw is so yung main explanation kung bakit may extroversion daw is yung cortical arousal na tinatawag ni Eysenck. Although di ako sure, parang hindi siya clear kung ano ibig sabihin niya sa cortical arousal, o baka hindi ko lang nabasa ng maayos. But basically parang sinasabi niya yung mga cortex or yung brain ng mga tao is merong mga baseline. So it's either high yung arousal, no? Ibig sabihin ng arousal hindi yung sexual arousal, eh, yung arousal na parang active siya, ganun. So yung mga iba daw mataas yung arousal, yung iba daw mabababa yung arousal. So sabi niya if mababa yung arousal if mababa yung cortical arousal ng isang tao, yung baseline niya, kumbaga yung normal niya is mababa, ang tendency daw is gusto niyang stimulate yung utak niya. Gusto niya stimulate yung cortex niya, yung cortical stuff niya. So anong gagawin niya? Magsi-sensation seeking siya. Lalabas siya, pakausapin niya lahat ng tao para ma-stimulate siya. So therefore, nagiging siyang extroverted. Nagmamanifest siya as extroverted behaviors. Now, introverted people on the other hand, they're very cortically aroused. Ibig sabihin, wala pa man, active na yung brain nila. They're very imaginative, they're very, kumbaga, lagi sila nag-iisip, lagi silang may laman, lagi may laman yung utak nila, no? Whether kung ano man yung laman yan, syempre hindi na iba-iba yan per person, but the main thing is aroused sila. So ang tendency is ayaw na nilang dagdagan yun. So ang tendency is ayaw nilang makisama sa ibang mga tao, ayaw nilang pumunta sa mga matataang lugar, sa mga lugar na maingay, kasi nga aroused na yung brain nila, ayaw na nila. Kasi mag-overload, sasabog yan. Kaya ang tendency ng mga introvert is kapag nasa social event sila is nadadrain sila. Kasi nga, ang pag-maintain ng cortical arousal requires energy. No? So, yun yung explanation daw ng introversion and extroversion, according kay Eysenck. No? So, nag-gets ba kung paano yung extroversion? So, kaya nga yung extroverted, usually they are most likely to feel bored. No? Kasi nga, hindi aroused yung cortical nila, yung cortex nila. But introverted people, they rarely get bored because they have so much things happening in their minds, no? So, ayan. Okay?
So next naman is yung neuroticism. So sa neuroticism naman, ito yung mga traits: anxious, depressed, guilt feelings, low self-esteem, tense, irrational, shy, moody, and emotional. So kung mataas yung mga yan mo, mataas ang neuroticism mo. So kung mabababa yung mga ganyan mo, eh mababa yung neuroticism mo. Mas stable ka. Okay? So people who score high on neuroticism often have a tendency to overreact emotionally and have difficulty returning to normal state after emotional arousal. So yung mga neurotic daw, yung mga high yung scores on neuroticism is very unstable. Tapos kapag nakaka-feel sila ng emotion, mas intense, and therefore mas nahihirapan silang bumalik dun sa base level nila, no? Dun sa mas mababang emotions. They frequently complain of physical symptoms such as headaches, backache, and big psychological problems such as worries and anxiety. Kasi nga masyado silang aroused emotionally. And people can score high on neuroticism and be free, but people can score high in neuroticism and be free from any psychological symptoms. So, hindi naman ibig sabihin na mataas ang neuroticism ng isang tao is doomed na siya para maging emotionally unstable, kasi marami din naman mga highly neurotic but they are not experiencing psychological symptoms na very severe. No, marami akong kilalang ganyan, mataas ang neuroticism but they can function well. And marami din ako kilala na mababa ang neuroticism but they are having a hard time naman because they cannot feel their emotions. They do not know what they want, no? Because emotions dictates what you want in life, no? Marami nagsasabi, sana wala na lang kong emosyon. Ay, nako, wag mong iisipin yan. Kasi pag hindi mo mapaalam kung paano mawala ng emosyon, basically pag na-depress ka, ganun yung mangyayari and hindi mo na alam kung anong gagawin mo. Because emotions are like the fuel or the kickstarter of movement in human beings. So may disadvantage, may advantage. Yan. And the thing is, sabi ni Eysenck is he accepts a diathesis stress model of psychiatric illnesses. Basically, this suggests that some people are predetermined. They're not predetermined. They're genetically predisposed to have a psychiatric illness because of their neuroticism. No? Mas prone ang mga high in neuroticism sa stress, and therefore mas prone sila sa mga psychiatric illnesses. So the way neuroticism manifests can depend on other personality factors like extroversion. So ito, yung interaction of traits. So makikita nyo dito is yung dalawang side, neuroticism and extroversion. So si A, introverted siya, at the same time highly neurotic. So ito yung mga tipo ng mga loner na very emo. Kasi nga, introverted sila, so sinasarili lang nila yung mga emotions nila. So nagiging silang emo naman. And then meron din naman si yung mga C na mataas ang extroversion and mataas ang neuroticism. Ito yung mga papansin. I mean, mga extreme na to, ha? Hindi ko naman sinasabing mga ganto is agad-agad ganun. I mean, yung mga ganto na may mataas neuroticism, mataas na extroversion, agad-agad papansin. Hindi naman ganun. Kumbaga, ito lang yung extreme versions nila. And then meron din naman yung E, introverted sila pero stable. Ito yung mga ano, yung mga tatalino, no, yung mga very wisdomful kasi nga stable sila, introverted sila, so ano yung ano nila. And then meron din naman ng mga D na introverted sila pero gitna lang, tsaka yung mga B. So the thing about bipolar traits naman kasi is most people are on the average, no, sa normal curve, di ba? So normal curve, halos lahat ng tao nasa average. So badalang lang yung mga may extreme na personality traits. Although mas magandang ina-assess yung mga yun. Although siguro bias lang ako dahil clinical yung major. Anyway, so I hope you get that, yung interaction ng mga traits. Kasi they will really help you in explaining behaviors of people. And manipulating and helping them, no, cope up with their lives. Okay, so next would be psychoticism. By the way, do you have any questions pala with regards to this plane? Kakaroon ako ng flashbacks nung high school yan. Yung plane, hindi ko maintindihan nun yun eh. Nakakatakot pa naman din yung teacher. Okay.
Wala. So next. Psychoticism naman, ang mga traits na nandito is yung aggressiveness, coldness, egocentrism, impersonal, no, impulsive, antisocial, and empathic, and then creative, tough-minded, no? Ang ano ng creative dyan eh, biglang naligaw yung psychoticism creative. Although, psychoticism kasi implies yung pagiging deviant mo sa tao. And creativity is deviance, no? Pag creative yung isang tao, very new yung mga ideas niya. Therefore, hindi siya sumusunod lagi sa society. Kaya it makes sense naman na nandyan yung creativity sa psychoticism. So, psychoticism, high P-scorers are often egocentric, cold, non-conforming, impulsive, hostile, aggressive, suspicious, psychopathic, and antisocial. In short, Joker. Kaya si Joker, so that's a highly psychotic na, no? Even mga symptoms na is highly psychotic. So people low on psychoticism in direction to individual function tend to be altruistic, highly socialized, empathic, caring, cooperative, confirming, and conventional. Mother Teresa or something like that. So this model also suggests that people who score high on psychoticism and who are also experiencing levels of stress may have an increased chance of developing psychotic disorders. So again, same with neuroticism, high psychoticism can lead to, kumbaga, mas vulnerable sila sa psychiatric illnesses. So during periods of little stress, high P scores may function normally, but when high psychoticism interacts with high levels of stress, people become vulnerable to psychotic disorders. So kapag kapag kunwari ang isang tao is high ang psychoticism niya and then nagkaroon ng sakuna or nagkaroon ng tragedy yung buhay niya, eh malamang sa malamang is makikita mo na lang siya na umaaligid-aligid sa kanto na may kinakausap or may sinisigawan na hindi natin nakikita. Kasi nga vulnerable siya, psychoticism niya. Kaya yung mga high yung psychoticism and then high yung neuroticism, ay, yun yung mga anong kandidato, no? Kandidato yun for psychiatric illnesses. Okay? Sila yung mga prone sa schizophrenia. Kaya parang ingat-ingat kung ganun yung ano natin. No? So by contrast, people with low P are not necessarily vulnerable to stress-related psychosis and will resist psychotic breakdown even in periods of extreme stress. So yung stress diathesis model kasi basically sinasabi niya is meron tayong potential to have that disease. Ang trigger natin is stress, no? So kaya nga as much as possible dapat yung stress is minamanage natin. Kasi no matter how, syempre pag high yung neuroticism and yung psychoticism mo, talagang prone ka. Pero kahit mababa yan, kung sobrang taas naman talaga ng stress is mag-breakdown ka pa din. Kaya kailangan is pag na-stress kayo, chill-chill lang kayo. No? learn that the hard way. So, yan. So, pag isasama mo na yung neuroticism, kanina plane siya, no? 2D, two-dimensional. Pero ngayon, pag isasama mo yung psychoticism, magiging siyang 3D. So kung mathematical kayo, mas magigets nito na mabilisan. Pero kung hindi, kaya nyo yan. So basically, merong tatlong points in dimension. So for example, high neuroticism, super ego is high, and then extroversion is also high. Yun yung point ng F. No? So stable yung mga ganyang klaseng ano. Kasi low pala yung neuroticism niya. And then high yung super ego niya. So yun. Ang ideal is nasa gitna lang kayo dito. Nasa gitna lang tayo dapat dito para hindi kayo masyadong maging vulnerable sa mga psychotic or neurotic diseases. Okay? So, ayan. Gets ba? Gets ba? May tanong ba? Taas na exposure. So next naman would be the biological basis of personality. So yung kanina, in-explain lang natin yung mga traits na meron. But that is not the overall theory of Eysenck. So ang overall theory niya is like this. So ang personality daw is may lima na components or limang major components. First is yung PEN. Yan yung mga psychometric trait constellation. But this PEN is influenced
Of course, by the distal antecedent, ibig sabihin ng distal antecedent is yung malayong antecedent, so malayong cause. So ang pinaka-first cause daw ng personality is of course genetics. Genetic personality determinants. Kaya nga, di ba, most likely yung mga ugali ng mga parents natin is nakuha natin. Because personality is genetic. And this DNA will produce yun nga, yung mga ano natin, yung mga tendencies natin, yung mga biological personalities natin, will then go to the limbic system arousal. And then yung limbic system arousal natin is yun yung magde-determine ng psychometric trait constellations natin. So kung tataas ba yung psychoticism, mababa extroversion, or mataas yung neuroticism. And then, syempre, yung mga traits na to will influence on how we, kumbaga, mag-i-interact siya sa environment natin. So yung environment natin, meron dyang conditioning. Kung naalala nyo si Pavlov, tsaka si Skinner, yung mga nangyayari sa buhay natin pag nare-rewardan yung mga, kunyari, yung psychoticism natin is nare-rewardan lagi. No, yung pagiging creative is laging nire-reward. No? Laging sinasabihin ka naman, oh, ang galing mo naman. So, nako-condition ka. So, the more na nag-exacerbate yan, the more na lumalakas yan. Sensitivity, for example, naging sensitive ka na pag sa Pilipinas pala, dapat di ka masyadong, di ka masyadong creative kasi bubuli ka nila. No? Sabi nila, weird mo, ganun. So baka ibababa mo naman, no? Or vigilance, perception, memory, and reminiscence. So yung perception, memory, and reminiscence, dito na pumapasok yung ano yung mga naalala mo about sa buhay mo. And ano yung mga pinipili mong mga memories, no? Which will then form your self-concept, kumbaga, yung ano mo. And then yung distal consequences niyan, of course, yung mga collection of personality ng isang tao or ng isang lugar is lalabas sa social aspect, no? So for example, dito sa Pilipinas, marami nga yung maraming mga close-minded. So ang tendency is naniniwala na lang sila kung sino yung mga authority, 'di ba? Pag matanda, automatic sila yung tama. So ganun yung society natin. Ganun yung naging upbringing natin kasi almost all of us has this psychometric trait constellation of having low psychoticism, no? So, or for example, mataas naman masyado yung ibang traits ng psychoticism, like for example, yung antisocialness sa isang lugar. Like for example, yung mga lugar na high yung criminal rate. So, nagmamanifest nga yun sa society. No? And then of course, yung psychopathology, creativity, and sexual behavior. So, ganito daw yung personality ng isang tao. As you can see, parang sinasabi niya dito is, yung social influence, yung tao ang nag-influence sa society, hindi yung society yung nag-influence sa tao. Napansin nyo ba? Kasi tingnan nyo yung direction, no? Isang direction lang. Kasi si Eysenck, naniniwala siya na yung social influences has nothing to do with the personality of a person. Kasi siya, lumaki siya na yung mga parents niya is very neurotic, very problematic sila kasi ang naalala ko yung nanay niya is artista. And then yung tatay niya din is parang nasa ganong field din. And then nag-divorce sila agad. So lumaki siya sa lola niya. And yung lola niya daw sobrang bait. And then siya daw hindi masyado. Parang ganun. So parang namana niya ng konti yung neuroticism ng ano niya. Pero hindi siya hindi naman siya yung sobrang naging sutil or naging sobrang sama ng ugali. Although medyo, based sa mga naririnig ko at saka nababasa ko, medyo direct to the point siya. No? Mataas yung need niya to be correct or something like that. So, parang yun yung point niya na our personality is biological. Social is not counted. Okay? So, clear ba yung kay Hans Eysenck? Clear? Sige, let's move on sa last na trait theory, which is yung Big Five. So, meron tayong dalawang camps, the 16 PF, the 16 personality factors, and then the 3 personality factors. And then, parang hindi naman sila naglalaban, pero yun yung mga competing theories during that time. But eventually, nagsettle din sila sa 5.
big five factors, which is yung ocean or canoe or nako. Ako lang gumawa nung nako. No? So which are the extroversion, neuroticism, openness, experiences, conscientiousness, and agreeableness. So yung big five factors is na-discover siya nina, hindi ko sure kung sino, pero yung nag-develop siya, nag-develop sa kanya to become a theory is yung si Costa and McCrae. Okay, so hindi necessarily si Costa and McCrae yung naka-discover nun, no? Kahit i-claim pa ng marami na sila yung naka-discover, marami pang nauna sa kanila. Siyempre, di naman nila aaminin yun or something. Hindi ko alam, pero marami pang nauna sa kanila. Mas naging sikat lang sila kasi nga mas nagamit nila ng maayos at at the same time na monetize nila kasi ginawa nila ng test, which is yung NeoPi. NeoPi tsaka NeoPi R. No? ang ano ko, no? ang negative ko sa mga tao, wala, ganyan talaga. So, ano ba yung big five factors? So, kanina napag-usapan natin yung three factors. Ngayon, yung kina Costa and McCrae is five naman. So, ano yung laman ng five na yon? So, unang-una, parehas sila na may extroversion tsaka neuroticism. And conceptually speaking, they're the same. So, hindi na natin ulitin. Ngayon, sa yung psychoticism naman is nahati siya sa tatlo. No? Kaya naging siyang five. So, ano yung tatlong yan? Openness to experiences, agreeableness, and conscientiousness. So, anong ibig sabihin ng openness? Yung openness, ito yung trait na kung saan nagdi-distinguish siya ng people who prefer variety from those who have the need for closure or who gain comfort in their association with familiar people and things. So, yung mga high in openness na tao, sila yung mga taong open sa ideas, open sa experiences, open sa mga bagong things, open sa opinions ng iba, and okay lang sila sa ambiguity. Ano ibig sabihin ng ambiguity? So, for example, commonly ang mga tao, lagi nilang dinedefine, are you good or bad? Or is this person good or bad? Kasi gusto nila lang closure. Pero yung mga taong mataas ang openness sa experience is they realize and they know that people can neither be good nor bad. Mahirap sabihin. It's ambiguous. Hindi clear. Kasi on one hand, this is a good person, but on the other hand, he or she is not a good person. Kahit kung sino pa yan, kahit sino pang nasa pedestal yan, hindi natin pwedeng sabihin na na pure siyang masama or pure siyang mabuting tao. So that is ambiguity. So ang mga taong mataas ang openness to experiences, they can recognize that. Huh? And then yung mga bababa naman sa openness to experiences, yun nga, medyo close-minded sila and very conventional, traditional masyado mag-isip. No? Kumbaga lagi na lang kung ano yung familiar, yun yung gagawin nila. Okay? But itong mga traits na ito, hindi naman ibig sabihin na, for example, mataas ang openness mo is lahat ng bagay open ka. Kasi sliding scale yan. No, for example, in my case, mataas ang openness to experiences ko. Pero pagdating sa pagkain, for example, lalabas ako, tapos kakain ako. Yung lagi kong in-order, yung in-order ko 10 years ago pa. Kumbaga yun lang, ulit-ulit ako doon. Ayaw akong magbago. So buti na lang, nandiyan yung girlfriend ko na siya nag-introduce sa akin sa mga bagong food, bagong places, no? Kasi ayoko mag-isip. Feeling ko sayang yung oras. Tapos baka hindi ko magustuhan, sayang yung lalo yung oras ko. Kaya kung anong familiar na pagkain, yun yung kinakain ko. Pero pagdating sa ideas, pagdating sa opinions, pagdating sa mga ganung bagay, I'm very open. Marami akong, kumbaga, I can entertain a thought and just entertain it. Parang ganun, no? So yun. And then next would be yung agreeableness. Agreeableness distinguish soft-hearted people from ruthless ones. Grabe yung word na ginawa, ruthless, no? But people who score in the direction of agreeableness, so kumbaga pag mataas ang agreeableness mo, you're very trusting, generous, yielding, no? Kumbaga masunurin kang bata. Kasi ito yung part ng psychoticism na socially oriented, no? If you're curious, my agreeableness is low. So sa 10, it's 3 yata or 2. So I tend to be against the flow of other people. And if I see something wrong, I will point out that something is wrong. And I think you are familiar with that naman, being my students. I always, kumbaga lagi kong pinipilit yung sa akin. Lalo na pag alam kung tama ako. So yun, those who score in the other direction are usually suspicious, stingy, unfriendly, irritable, and critical of other people.
Yeah. Although, syempre, it's a sliding scale naman, no? So, it's open for interpretation pa din. And then next would be conscientiousness. So, sa conscientiousness naman is kasama din dito yung social order and self-discipline ng psychoticism. So, describe people who are ordered, control, organized, ambitious, achievement-focused, and self-discipline. So, yung mga matataas ang conscientiousness, yun nga, ano sila, mga mama o, no? Very organized, very detail-oriented, and very good in achieving things. Di naman sa pagmamayabang, pero mataas yung conscientiousness ko. Di, nagmamayabang ako actually. So, mataas yung conscientiousness ko, but this is a downside, no? Usually, people with high conscientiousness are very prone to stress because they are achievement-focused, no? Hindi magandang combination dito, conscientiousness, high neuroticism. Ang tawag doon, perfectionism. Pag perfectionist ka, GG yung personality mo kasi lagi ka ma-stress nun. Buti na lang yung neuroticism ko hindi ganong kataas. So medyo mababa lang. So ang perfectionism ko is not that high. As you can see naman sa mga videos ko sa YouTube, very crude yung mga yung mga editing ko. No? Walang aesthetics. No? Walang perfect. Never ka magiging perfect. So mababa yung neuroticism ko, which is a good thing naman na combo sa conscientiousness ko. So, yun. And then yung openness to experiences ko is again mitigated by my low agreeableness, no? High ang openness ko, ibig sabihin open ako sa maraming ideas, pero dahil low agreeableness ko, I have this tendency to debate other people. In a friendly way naman. Although syempre minsan na misinterpret 'yan, but in my own no, hindi naman ako nagagalit, pero mukha akong galit kasi minsan eh. Kapag nagsasalta ako. Dahil siguro kapampangan. No? Rin kapampangan kasi mga ganyan lang. Eh. Sasabi lang masalese, pero bala mo. Mimimwala. So, agreeableness ko is low and it interacts with my openness to experiences. And my extroversion is obviously, I'm an introvert. So, it also interacts with my openness to experience. So, usually yung mga ano ko, yung openness ko is ang tendencies towards abstraction. Abstract things, no? Hindi ako open sa sensation seeking, hindi ako open mag-rides, magsumakay sa rides dahil may tumataas yung statistics ko for death and I don't want that. So yun, nag-interact. So as you can see, this big five factor, they are interacting with each other the same way with Eysenck's theory. Nag-interact sila. So for example, iba ang personality ng taong may high extroversion and low openness sa taong mataas ang mababang extroversion and mataas ang openness. Mag-iba yung ano nila. So I think yung extroversion is how you do things, no? Openness to experiences are the things that you want to experience. Neuroticism is how you manage your emotions. Agreeableness is how you deal with other people, no? For example, mataas ang extroversion mo pero agreeableness mo mababa. Ano ang interesting nun, di ba? Parang ano ka sa tao, pero agreeableness mo mababa. Ibig sabihin, lagi kami kaaway nun. And then, for example naman, high in conscientiousness, high openness, yun yung mga achievers sa klase. No? Kasi mga openness to experiences is also correlated with high need for learning, curiosity. No? And then, dahil conscientious ka pa, so mag-ano ka pa sa mga things na ginagawa mo sa buhay. So, ganun yung big five factor theory. Okay? May interaction sila. So, ano yung relation niya naman 16 PF? So, ito yung mga 16 PF, 16 personality factors. So, as you can see, yung iba umuulit sila na pumapasok sa Big Five. No? But the story is the same. Yung 16 PF, pwede mo pa rin siyang gawing super factors. And yung super factors na yun is laging Big Five. No? So, introversion, extroversion, same lang yung name. Low anxiety, that is neuroticism. Tough-mindedness, that is openness to experience. Accommodation, independent, that is agreeableness. Self-control, that is conscientiousness. Okay, nag-iba lang konti yung pangalan. So, big five factor is taxonomy before. But again, sabi nga is yung ginawa ni na Costa and McCrae is ginawa nilang theory, no? To explain the theory, to explain the personality of a person. So, basically, ganito yung ginawa nila. yung neuroticism, yung ocean, are basic tendencies. So, kapanganak natin is may nakaset na tayong level ng neuroticism, extroversion, openness, agreeableness, and conscientiousness. I remember when I was a kid, sabi ng nanay ko,
natutulog lang daw ako. Ayoko daw, di ba yung mga bata usually umiiyak, tapos lagi sila nag-interact sa ibang tao, no? Ako daw hindi ganun, natutulog lang daw ako. So I think that is a good evidence of my extroversion being low even when I was a child. And then neuroticism po din is low because I'm not crying. But in openness, hindi ko alam paano lumitaw yan. But although yung openness ko nung bata ko, yun nga, I'm very curious. I always, yung mga cocoon sa plants, binubuksan ko sila. And then agreeableness ko, hindi ako agreeableness nung bata ko, natatandaan ko. Although baka early recollections ko lang to. Sabi ni Adler, yun lang yung pinaprefer ko kasi yun yung ano, sa self-concept ko. But anyway, so the point is, meron tayong biological basis. Meron tayong basic tendencies. So if you want to know your somehow, no, go back to your childhood, ano ba yung ugali niyo nung bata kayo. So yun most likely yung basic tendency niyo talaga. And then this basic tendency will have a dynamic process. Ibig sabihin ng dynamic process is nag-i-interact sila. One influences the other and the other influences the other. So yung basic tendencies natin will influence our characteristic adaptation, yung culturally conditioned phenomenon, personal strivings, and attitudes. So yung characteristic adaptations natin, basically, for example, mataas yung openness mo. And then sa culture natin, sa Philippines, yun nga, pag mataas ang openness mo, pag weird ka, pag masyado kang magaling, masyado kang maraming tanong, ika ng magaling, edi wow, so smart shaming. So dahil lang smart shaming is a form of bullying, ang tendency ng tao is bababaan niya yung openness niya para makapag-adapt siya. So characteristic adaptation yung tawag doon. And lahat ng mga basic tendencies na yan, mag-i-interact siya sa culture, sa environment. For example, yung agreeableness din, di ba? So, hindi ko nga, yung agreeableness ko, kaya na-maintain ko yung mababang agreeableness ko kasi sabi ng mga magulang ko, okay lang na hindi makisama. Nahalala ko nung bata ko eh. Okay lang hindi makisama kasi minsan mapapasama ka pa sa mga pinapakisamahan mo. Or something like that. So, and then this characteristic adaptation will develop your self-concept. Ito na yung magiging ano mo, konsepto mo sa sarili mo. And then, of course, yung konsepto mo sa sarili mo is maapektuhan yan ng objective biography, kung ano yung mga nangyari sa buhay mo, ano yung mga ginawa ng mga ibang tao sa'yo, no? Ano yung nangyari sa, kumbaga, anong mga course yung pinili mo, anong decisions yung ginawa mo. And then, of course, yung mga decisions na ginawa mo will also affect your adaptations. Diba? For example, nag-shift ka nga, mag-iba na naman yung ano mo, mag-iba na naman yung characteristic adaptations mo. Okay? And then yung external influences, like life events, for example, the pandemic, again, will affect na naman your objective biography, and then your objective biography will affect your characteristic adaptation, which therefore affect, again, your self-concept, and then mag-iiba na naman yung konti yung personality mo. Nagiging siyang dynamic. No? As mentioned, personality is dynamic. It's a collection of dynamic processes. So that's how they create, that's how they made it into a theory. But in my opinion, this is parang ano lang, pilit. Kasi parang, di ba ito lang yung ano mo, ito lang yung concept mo. At biglang dumami. Parang, okay, sige. Ganun yung parang naging opinion ko dito. Parang, as you can see, I'm not a fan of dispositional theory. It's, for me, it's very mababaw. Although, it's just something about my, ano, about my clinical orientation, no? But yun nga, hindi ako fan nito. But I still use it, especially in assessment, because we have a clinic nga, and I'm practicing my psychometrician license, so nag-assessment kami, and yung laging ginagamit namin is yung NEOPI, N16PF, and it can predict behavior naman. But of course, abnormal behaviors, abnormal symptoms, psychopathology, ang hari pa rin dyan is yung psychodynamic perspective tsaka humanistic, no? Tsaka cognitive behavioral therapy. Okay? So, yun lang yung opinion ko dito sa ano na to. So, critique of trait or factor theories, the good thing about them is they are very scientific in the scientific standards. No? For example, it can generate research. Ang daming research dyan. Almost all research is pertaining to trait, like yung hope, grit, no? Although yung grit medyo basura na siya, hindi na masyadong pinapaniwalaan yon dahil maraming nag-comment doon na maraming research ang nagsasabi na hindi daw siya nag-exist. Pero yun nga, yung may iba, like spirituality, life satisfaction, those are traits, no?
form of traits sa mga yan. So it generate research, off the charts yung research niyan. Falsifiability is also high kasi for example, extroversion, pinatest mo yung extroversion test and then hindi siya lumitaw na extroverted, pero extroverted naman siya nakikita, so may falsifiability. Kasi observable ang behavior. So pag hindi consistent yung behavior, of course, it can be falsified. Although, again, it can be an abnormal case naman, but that's another story. Guide to action, meh. Bakit meh? It's okay, pwede kang kasi guide to action. For example, sa organizational setting, nakita mo yung personality na tong taong to is hindi lapat sa organization nyo. For example, nag-apply siyang promodizer pero introversion niya, 1. Pwede ba yun? So pwede kang may guide to action, hindi mo siya accept. Although, syempre, dapat before parang employment. Kasi unethical yung nasa, tinanggap mo na siya, tapos tatanggalin mo siya because of the psychological test. That is unethical. But before yung selection, syempre, pwede mong gawin yun. And then internally consistent, of course it is. No? Kasi very consistent siya. Yun, wala namang, kumbaga, clear yung definition, clear lahat. No? And it follows the other. And then, of course, parsimony. It's very simple. It's very instinctive. So, hell yeah. No? Taas, no? Taas ng mga theory niya. No? Taas ng status niya as a theory. And then sa concept of humanity, hindi niya masyadong pinag-usapan yung free will. Hindi na pinag-usapan yung are people good or bad. No? Kasi yung pakilam doon. Kaya nga sabi ko mababaw. Siguro dahil yun nga, medyo iba lang yung perspective. But they emphasize conscious over unconscious because yun nga yung self-report. Conscious yun. Genetic factors, of course, because trait have biological basis. Lahat sila, if you will notice, biological basis yung meron sila. And then individuality over similarity. You might be asking, sir, di ba common traits? Di ba parang similarities yun? Yes, may common traits, but remember, bipolar yung mga traits nila na pinano natin. And they're sliding scales. And may interaction pa yung mga traits. So, iba-iba talaga yung magiging iba personality nila. Hindi ibig sabihin na parehas na mataas ang extroversion nyo is parehas na kinaugali. Kasi may iba pang mga traits na pwedeng magbago dun sa trait nyo. For example, dalawa extroverted pero yung isa high in agreeableness, yung isa low in agreeableness. So, merong something dun. Okay? So, that's it. I hope you understood the lesson. It's already 9 a.m. Do you have any questions before we end? Wala. So stop ko muna yung recording.